ang iyong hilig, ano man ang iyong ibig, kahit saan ka mang panig. Wazzup Pilipinas! So paano tayo unlad niyan? Kulang tayo ng pera, kulang ng budget, kailangan ng mga livelihood projects. Ang isa namang miyembro ng Kongreso, eh gusto niya pabanguhin ang payatas. So, yung mga budgetary mispriorities na yan, very, very important yan doon sa issue ng poverty. So, pork barrel, governance, corruption, all these things impact on our lives. And as long, para sa akin, and I'm sure si Alex Lacson will agree with me, as long as the pork barrel system, and of course, graft and corruption in general, continues to exist, we will never develop, we will never get out of this poverty that we are experiencing today. Sabi nila, may Supreme Court decision na sa pork barrel system, is the pork barrel still alive or dead? Answer is, the pork barrel system is alive and kicking. Mabuti sana kung alive lang, kikiking pa. Kasi talagang mamayag pa. In fact, I will, kung may PowerPoint, I'll show you the insertions doon sa 2015 budget. But in any case, ano ba ang pork barrel? Ano bang apat na forma ng pork barrel? The first pork barrel, form of pork barrel, is called the lump sum. Siguro na-discuss na yan dito. I heard, may pumunta ba dito si Senator Lacson na? Hindi ba siya nag so, Senator Lacson has been talking about it for some time. We've been talking about it for many years. We're glad Senator Lacson is also echoing it kasi mas ang impact sa media, senator siya eh. Eh kami, hindi naman kami senator eh. Pag siya ang nagsalita, medyo malakas ang impact sa media. The first type of pork barrel is the lump sum. Lump sum is no different from the definition of pork barrel. How did we define pork barrel kanina? Public fund na ang nagdidesisyon kung anong proyekto at sinong beneficiary isang tao lang. The moment a budgetary item is in lump sum, isang tao na lang magdidesisyon kung saan yan pupunta. Not only this administration, but even previous administrations always insist on lump sums. Palaging debate yan sa Kongreso when they submit their budget. What is the problem? 20 billion pesos repair of roads. Palagi namin sinasabi, hindi nyo ba pwedeng itemize kung saan kalsada nyo gustong dalhin? Eh, imposible naman na hindi mo alam kung saan kalsada ang gusto niyong ipagawa next year. Kaya ka nga nagbabudget eh. I'm sure members of FSSI, part yan ng training niyo na magbabudget ka. Bakit? You want to marshal scarce resources para sa napaka-importanteng pangangailangan. Eh kung ilamsam mo yan, anong importante, saan kalsada ang gusto mong i-prioritize? Pero Malacanang always says, no, okay na to. Bakit? Kasi kung sabihin nila, 120 million pesos ipagawa ang kalsada dyan sa tapat ng gateway, wala ka na magawa. Nakalagay niyo 120 million pesos mula Aurora, EDSA, hanggang Ortigas, EDSA. Pero the moment it's in lump sum, you can now bring it into Surigao, or to Cebu, or to Neri. Bahala ka na kung sino ang pinakapaborito mong mayor o congressman o gobernador. Kaya ayaw nilang ilagay yan na specific item, wala silang discretion to move it around. That's why lump sum is one of the scourges ng ating budgetary process. Ang palaging sinasabi nila dyan, eh may mga bagay na hindi mo ma-itimize tama. That's why sa people's initiative namin na sinusulong ngayon, may lump sum na i-allow sa budget, tatlo lang. Ang unang lump sum na pwedeng i-allow is yung calamity relief and rescue. Hindi mo kasi ma-predict yung calamity emergency. Yun lang. Relief and rescue. In fact, calamity rehabilitation, tingin namin, hindi pwedeng i-lump sum yan. Ilista mo kung saan iswelahan ang gusto mong ipagawa. Tingnan mo, naka-lump sum ang Yolanda pa, hanggang ngayon din nagawa-gawa. Ilista mo kung ilang bahay ang gusto mong ipagawa. Hindi ka pwede magsabi, 10 billion pesos to rehabilitate Yolanda areas. Saan pupunta yun? Dapat sabihin mo, it's been 1 year, 2 years since Pablo, since Sendo. Hindi nila alam kung saan eskwelan ang nasira. No, you should. If your government, you know, you're supposed to be zero-based budget policy. What is zero-based budget policy?
Zero. Wala kang budget. Pupunta ka muna sa pinakamababang barangay, that is zero-based budget policy. Punta ka sa pinakamababang barangay, sabi mo, anong kailangan nyo dito? Kalsada po, mga worth 8 million, isang kilometro. Okay, next barangay. Kami rin, hospital, oh, worth 12 million. Okay, next barangay. And from those items, the budget increases from 0 to 12, naging 12 million, 10 million, akyat ka. So, di doon magagaling yan na zero-based. Eh. Your budget is based on the actual needs. So, why would there be a lump sum? If you ask all the barangays and all the municipios and all the provinces, anong needs nyo, and to compose your budget according to what they say, how can there be a lump sum in the end? Nakalista dapat yan. But no, decision yan ng lahat ng administrasyon sa Pilipinas, there shall always be a lump sum because we can't move it around and realign it. That's the first pork barrel. It enters into the, I mean, it's really part of the definition na iisang pondo, na iisang tao, nagdidesisyon kung anong proyekto at sinong beneficiary. Of course, may mga nagre-recommend, may mga nagsulat-sulat yan, but in the end, isang tao ang magdidesisyon yan. The second at malaki ang lamsama, in fact, doon sa 2015 budget, nag-hover ang lump sum na nakikita namin from the 424 billion pesos na sinasabi ni Senator Lacson to the 502 billion pesos na sinasabi namin before. But it's big. And I don't think billions of pesos shall be in lump sum. Otherwise, dangerous situation yun. When you see a lump sum in the budget, be afraid. Be very, very afraid. Kasi, delikado yan. Example lang, anak nyo, pupunta sa inyo, pupunta kay June, Miss June Rodriguez. Sabihin sa kanya, Mami, pahingi nga ng 10,000 pesos. Sabihin ni June, bakit anak, anong gusto, anong kailangan mo? Eh, school needs, Mami. Magbibigay ka ng 10,000 pesos. Kaya sabihin mo, teka muna anak, ilista mo nga. Saan mo dadalhin? Mahirap naman yung 10,000 school needs eh. Sabi mo, notebook ba yan? Load ba yan? Cellphone ba yan? Diba? Ayaw niyo magbigay ng lump sum. Ayaw nga natin magbigay ng lump sum sa sarili nating anak. Magbibigay tayo ng lump sum sa mga politiko. Eh, para na nag-suicide na tayo dito sa pera natin. And that's what one of the main causes of poverty. Yung ganung tipo ng budgeting. Second form of pork barrel is the out-of-budget accounts. What are off-budget accounts? These are special accounts somewhere out there, not subject to the scrutiny of Congress. It's in a special account. Only one person can open that special account. That's the President of the Republic of the Philippines. What are the examples of off-budget accounts? Malampaya is the most famous, of course. It's not subject to congressional discretion in the sense that the president can dispense with it, they can dispose of it. Especially kung sabihin niya energy related, president decides it. Need not be in the budget. Of course, PAGCOR and PCSO, all these are in special accounts. Road user tax, special accounts. Nobody really knows kung saan napupunta yung mga yan. Diba? Sabi namin, bakit kailangan ng special account? Hindi ba pwedeng tingnan niya ng Kongreso? Hindi ba pwedeng tingnan niya ng taong bayan? Why is na walang checks and balance dito? Isa lang ang pwedeng bumukas dyan. Not a congressman, not a senator, only a president can open those special accounts. So sabi namin, budgetary problem niya. Kung gamitin kaya ang Malampaya Fund para you fund a genuine agrarian reform or you fund an industrialization project, a copper smelting plant in Leyte or a steel industry, it's big. 172 billion pesos ang Malampaya since 2001 until now. So these are the big ticket projects, big port barrels. Pahiman o pagyaman, biyahe man kung saan-saan, kahit na sino pang iyong angkan. Wazzup Pilipinas! Wazzup Pilipinas! Halina at ibutin ang ating mundo. Wazzup Pilipinas! Aming ibibigay ang inyong gusto. Wazzup Pilipinas! Ang show na ito'y para lang sa inyo. Wazzup Pilipinas!
na sa Wazzup Pilipinas. Ibutin ang mundo, kainin ang gusto, alamin ang tamang daan kung paano ang umaseso. Kasama ang buong tropa ng Wazzup Pilipinas, aming ibibigay sa madla at ipapadanas ang saya ng Wazzup Pilipinas. Tutok na sa Wazzup Pilipinas, ang saya dito sa Pilipinas. Ihahatid sa inyo ng Wazzup Pilipinas.